So, nagbabalik tayo guys so, sa panibago video. Shoot natin ngayon is itong Toyota Vios na Gen 2. Ayan. So, first time natin magre-review ng Gen 2 guys. So, ako wala akong masyadong alam dito. Alamin natin anong mga nakalagay dito, anong concept. Simulan natin, ikutin natin to lahat. So, let's go! Boss DJ, kamusta? Okay, Pops man. DJ, ayan. So, bakit ka naka-Vios? Yan ang maganda tanong. Kasi ano pa, first car ko siya. Siyempre pagka first car mo, medyo excited kang mag-setup-setup dito. Sa setup nito, in-achieve ko lang yung as much as possible, slick lang na clean to. Sa grill niya, kasi gusto ko ng something different. Kasi may mga iba nagpapalit yung honeycomb. Yung kasing honeycomb pa nagpalit ka, for Delta yun eh. Ano ko siya ng black para something new, something different. At least medyo slick siya tingnan sa daan. Hindi siya the usual setup ng Vios. So setup ko dito, so meron kasi nung mabasa Type S, international release ng Vios. Pero tawag nila sa US, ito Yaris. So yung setup niya, straight to from casa na plastic. Noong time na yun, nakuha ko siya, plastic sa lahat, wrap around. Iba yung tayo ng plastic sa ano, fiber, makikita mo yung color niya. Hindi siya kamukha ng fiber, nag-discolor siya sa katagalan. Supposed to be dapat to yung type 7, yung 17 na, no? Type S din na mags. Pero wala na kasi akong makita ng sariwa ngayon. May nakita naman ako, TRD siya na legit. So naka-TRD legit siya na mags. Yung talagang goal ko, kunin ko yung catalog build ng OEM na Type S ng Vios na ano, okay. US release, yung Yaris sedan, tawag nila sa US eh. Pero sad to say, kasi wala akong nakuhang 17s na OEM. Nag-ano lang ako TRD. At is straight Toyota siya. Curious lang ako, bakit Vios naman ang napili mong sasakyan? Kasi before, gusto ko ng economical car. At the same time, decent yung engine power niya kasi 1.5D siya. So kahit loaded ako, at the same time, with the setup na nilagay, hindi naman siya underpowered pag galing sa daan. Usually kasi yung ginagamit nila sa mga taxing base model, 1.3 tapos ano lang siya, stainless. Pero ito kasi, as you can see, yung color niya, original siya limited color ng Vios. So, dun sa Gen 2, isa to sa ano, limited color. Okay. Same nito, yung lumabas na 2011 to 2012 na ano, limited edition nito yung 1.3E. So may bars na limited yung sa likod. Tapos out of the casa, smoke na yung headlight niya. Ano ba mga variants ng ganitong Vios? Ang variants ito, yung 1.3 base, tapos may 1.3J, 1.3E. Yung 1.3J, hindi siya colored ng, hindi body colored yung side mirror niya. Tapos yung 1.3E, hindi siya powered. Ano din siya, wala din siyang side na lamp na ganito. So ito, available to sa top of the line na 1.5G. Tapos body colored din yung kanyang side mirror. Ito yung top of the line, Pops? Top of the line siya, 1.5G. Okay. Na ano, limited color. O Papi, silipin nga natin yung harap. Ito yung ano siya, Type S o kaya OEM. Ano siya, international release na body kit. So yung iba kasi, binubas kasi out of the casa na TRD na variant sa Philippines. Hindi siya kompletong body kit, side skirts lang, tsaka 17s na TRD. Okay. Pero ito kasi, yung Type S, ni-release siya sa US, kompleto, pati kit na wraparound. Papi, dito sa gilid, silipin natin na meron. Legit siya na TRD. Pero ginawa ko kasi, para mag-compliment siya, kasi siyempre kumbaga nagsiset-up ako, so parang I was thinking of something different. Kumbaga, pag nakasabay mo ako sa daan, kahit TRD mag siya, hindi siya kamukha ng iba na magsiset-up part siya, kasi siya, pinag-gunmetal ko siya na color, pinag-repaint. Ano basta kulay niya? Sa color nito yung ano, silver. Iba ka pala, Papi, no? Ayaw mo nang may katulad. Hindi naman, medyo kumbaga sabi ko lang, think out of the box sa setup. Kasi madami kang pwedeng gawin na setup, pero at the same time, you conceptualize ko anong klaseng setup yung ilalagay. Side skirt, ito yung kadalasan na kasama nung sa Philippine release na TRD. Pero ito kasi, since complete siyang US variant, or let's say Type S, so binuo ko siya kasama to, plastic lahat na wrapper, sama sa body kit ng Type S. Nakikita ko dito, naka-disc brake na rin. Oo, yung 1.5G, yung top of the line, disc brake siya front and back. Unlike yung 1.3 variant, pababa, drum brake sa likod, disc lang yung dito sa likod, Papi, ano meron dito? Chambered na Fujitsu Obot, na burnt in. Para siyang twist ng JBM. Kasi bagay naman. Kaya naman specifically lumabas na muffler si Type S. Eh. Usually kasi stock lang yung included. So ako ginawa ko, since more on JDM na kasi sporty lang yung tayo niya kahit paano. Kumbaga tawag na rin ito, racing stance. Eh. Hindi siya super sagad. Two finger sa front, three sagad sa likod. Narinig ko kanina nagpapatugtog ka dito. Bakit sobrang lakas naman ng sound setup mo? Loaded siya. Before the pandemic kasi, ito yung gagawin kong ano eh. Isang pang show na car. Pinamodify din namin yung ano niya. So lahat ng sound system na to, ground zero, Germany sila lahat. So, nilaban ko na naman to, naka tatlong shows naman to, sa Pangasinan at saka sa SM. Nakasungkit naman. So ang ano nito, apat na full range competition series ng ground zero. So, ano sila? Handmade in Germany. Naka-obsidian lang ako na Kevlar sa amin. Dalawang 12. Pero Kevlar material sila lahat. DJ kasi ako, sabi ko. Gusto ko din ng magandang good sounding car. So ito yung masabi kong nag-susuit sa taste ko.
So ito ano lang siya, stock lang siya actually. Ito ginawa ko siya clean setup. Pero same sa likod, naka custom pillars din ako kasi naka sound setup din loob. Actually full range siya, kumpleto lang. Highs tsaka mid-bass yung dito ko. So lahat ito loaded sila ng Domination speakers. Tapos meron to sound card. Kasi linalaban namin to before nung bago pandemic. Sound quality tsaka loud and clear sa likod. So indoor setup, dina-judge din siya. Ready for car show. So nag-champion naman siya. Pinalitan ko lang itong panel ko. So nagana ko Alpine. So yung mga sound enthusiasts dyan, alam nila yung brand na to. When it comes to audio, next sa Kendo din Pioneer. Sound card ako, processor ng Domination. Papi, pwede natin marinig ng nakasara. Sige, pwede. Meron tayong type dito. So first, yung tawag nila boom boom. Yung pang ano, pang bayuhan. Pwede kong kontrolin itong settings na to. Pwedeng sa likod lang yung tutunog, pwedeng sa loob. Ito yung good thing pag medyo ganito yung, I can say medyo mid-range na high-end yung sounds mo. Mararamdaman nyo guys na pati dito may bayo rin eh, no Pops? No? No. Tapos pwede ko siyang patulin dito yung subs niya pagbibigay din siya ng bayo sa loob. Tanong ko kasi syempre Vios, matipid ba talaga sa gasing ganito? Matipid siya. Actually nung wala siyang sounds, nakukuha ko pagka sa expressway, safe to say siguro mga 15 kilometers okay per liter. Although ngayon na naka-setup ako, loaded ako, kaya pinili ko din yung top of the line na 1.5G. Kayang-kaya niya. Nakakapagsakay pa ako ng tatlo sa likod, passenger. And then may power pa rin. Yung 1.3 neto sa 1.5, malaki ba pinagkaiba ba? Malaki yung pinagkaiba niya in terms of sa ano kasi torque power niya. Kasi ang problema sa iba, ang akala nila, yes, 1.3 is matipid. Kung kunyari city driving, may power naman siya. Kaso problema kasi ng iba based sa experience namin sa Vios Club before. Yung mga pag-loaded na, kunyari may baggage and then may sakay kang adult and mga pasayap, medyo nagkukulangan sila ng power, lalo medyo akyatan. Doon ang kakatalog. Unlike si 1.5G, kahit loaded yung trunk mo at the same time, may passenger ka, kaya niya. Tapos ang ginaganda po kasi sa ganitong 1.5G, mas matipid siya sa gas dahil hindi niya kailangan umarangkada ng mas mabilis. Hindi mo kailangan napakan, mas nakakatipid ka sa gas kasi yung engine niya, powerful. Sabi nga nila of all the variants ng Vios, ang 1.5G ang pinaka-perfect yung body sa engine. Papi, speaking of engine, pwede natin masilip makin na. Silipin natin. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna ipakita sa inyo ang ating sponsor for today's video. So, nagpadala ang Vape Gecko sa atin na e-cigarette guys. So ito yung box niya guys. No? Very sturdy. And parang pag bumili kayo na ang AirPods. Ganun yung quality niya guys. Tapos sa ilalim, makikita nyo dito yung price. Ayan. So, actually, ginagamit ko na to for 3 days na. And sobrang solid guys. No? Medyo kakaiba yung feeling niya kapag nilalagay yun yung bala. Nagva-vibrate. Tapos ang maganda dito guys, umiilaw siya kapag nihipak mo yung ilalim. Similar siya sa size ng Relax. Para sa mga Relax peeps natin dyan. Tapos pala guys, no, ito yung mga function ng mga ilaw niya. Ayan. So pag inalis mo yung pod, may ilaw siya. Indication na pumasok na yung bala. Tapos dito naman sa baba, meron ding ilaw. Ayan, no. So pag inihipak nyo siya, or ginagamit nyo, or nagpa-fire, yan, may ilaw. Tapos RGB to guys, iba-iba yung kulay. So halimbawa, madilim. Ayan, may ilaw siya. Meron siyang hello, kamusta? Actually, nabuksan ko na ito nung nakaraan. Ayan. Ito yung box ng mismong pod. Ayan. Tapos, I think charger. Ayan, tama. Charger nga. Tapos, sa gift box, guys, nagpadala rin sila ng ang lanyard. Tapos, meron ding flavors na blueberry cheesecake, which is, I think, 3 pods. Ayan. Tapos, meron ding disposable. Ayan. Ang maganda sa Vape Gecko, guys, di sobrang bilis na service nila. Ano? Sinabi kong ipapadala nila on Saturday. Dumating na siya on Sunday. So, ganun siya kabilis. Hindi ko alam saan galing to. Siguro dyan lang sa kapitbahay ko. Pero mabilis siya guys. Do. Via J&T ata ang career nila. Kung gusto nyo bumili ng products nila, ito yung Facebook nila. Pang. Salamat sa Vape Gecko MU and tuloy natin yung video guys. Let's go! Ngayon siya, linis-linis lang. And then lahat ng veterinary maintenance kasi yung mga sakit ng Vios, yung mga plastic pipe niya bago na lahat. Hindi na sakto, hindi naman siya mahal eh. As long as hindi naman siya kagado. So, hindi mag-wear ng matagal yung internals. Well, the usual sakit lang naman ng mga car pag nagkaka-age. Siyempre, yung mga, ayan, yung mga ball joint, yung sa pangilalim under chassis. And then, sa for the Vios, exactly, yung mga plastic pipings niya. Time kasi nag-discolor sila, so you need to change. So far, yun lang naman ang maintenance na ginagawa ko. Dito, kanta na rin na change. O papi, para sa mga gusto bumuo ng Vios. Sa mga gusto bumuo ng Vios, actually economical siya at the same time. Decent naman siya sa power. Actually economical siya in terms of gastos din kasi as we all know, Toyota talaga. Madaling maghanap ng parts. So kung gusto mo siyang buuin, mamimili ka lang naman talaga kung anong gusto mong gawin sa kanya. Kung tie look ba, kung gusto mo siyang executive look, kung gusto mo siyang
gawing JDM, ganun lang naman siya. So all in all, maganda sa Vios kasi madali siyang i-setup to. Madami parts na available, so hindi siya mahirap hanapan. At the same time, economical siya. So yung kanyang consumption and yung maintenance niya for cost, so reasonable naman. Tsaka papi, isa to sa mga tipong kotse na parang gas and go eh. No? Yung tipong wala ka nang kailangan baguhin. Kasi by factory, maganda na yung mukha, di ba? Tsaka wala siya sakit sa ulo. Ayun, yung maganda doon. So far ito, nung nakuha ko siya, hanggang ngayon, hindi pa ako tinirating. Anong year pala to, papi? 2010 pa to, considering. So 2012 years, ano? And then, ang nagawa ko lang naman maintenance ito for the meantime, buong under chassis pinalatang ko. Wala siyang sira, martel lang ako sa ordinary maintenance. And then, bago lahat ng pipes, radiator. Tapos pinapaservice ko lang yung aircon niya for ordinary maintenance. Kasi ang for me ah, ang key point lang naman sa kotse talaga is masaga ka lang mag-maintain. In terms of fluids and all, internals. Hindi lang yung sa labas. Papi, baka may gusto ko i-shoutout? Ah, shoutout sa ano, Fraternal Order of Eagles. So, Manila North Kappa, Sherlock Eagles Club. At the same time, Team Good Boys. Tsaka yung aming vape shop. So, Team Good Boys Vapor Lab or TGB Vapor Lab. Kung kaibigan natin, option battery trading yung mga nakakonda ko. Oh, papi, yes, salamat. Pinakita mo sa inyo ang pinakita mo sa amin ang iyong Vios. Ayun. Sara nga natin, last look. Sara natin. Kasi isa rin 'to sa mga gusto kong kotse, papi, yung mga Vios na ganito kasi kumbaga, ayun oh, tingnan mo. 'Di ba? Lowered, 'di ba? Clean look. So ayun oh. So sana na-enjoy yung video na 'to, guys, and kita-kita tayo sa susunod video. Peace out.